Hi guys, welcome back to my channel. Yan mga kawatsador, meron po tayong isang wall cut na dinala sa atin dun sa bayan, ipare-repair. Ito kasi guys, kahit linalagyan daw ng battery, hindi na siya tumatakbo. Magandang glassite guys to. Kaso lang yung pinakakalimbang niya, sira na. Siguro ito yung na-replace na rin ng makina. Kasi wala siyang makuha talagang ganitong klase. Ayan guys, umpisa natin. Medyo may rap-rap kasi maraming kakalasin yan guys. Ang ganda. Siguro ang may-ari guys nito ay isang seaman. Kasi may manibila sa angkla. Ayan guys, napakaganda. Kalasin na natin. Bali, ang natin guys dito, try natin na linisin yung makina kung kaya pa. Then, pag hindi natin guys na nakuha na hindi siya gumana, meron tayo naka-prepare dito na isang makina. Tanggalin mo natin guys. Kasi madami talagang... Sabi mo natin guys. Ito, ayan. Ito mo guys, grabe ang Grabe ang sinasan muna natin. Grabe. Super alkabok. Guys, oh. Kailangan to guys, makakalasin dito rito. Kasi wala siya rito ng piling pagdaanan ng guys. Wala siya ng piling pagdaanan dito. Doon pa rin natin ilalabas yung yung nga dati may nagpagawa sa akin eh. Bahayan lang. Bahayan lang ng Grabe. 3,000 plus yung bahayan lang. Kamagong lang yung guys, oh. Parang silver pa yun tutanso. So, yung pinaka niya. Yun guys. Yung kanyang pinaka nakadikit yung kanyang Sabi mo na namin. Sana gumana guys para maganda. Ano natin tatanggalin to guys. Para matanggal yung makina. Kanyang plate. May yung dial. Saan yung plate? Saan yung gawa natin guys? Thank you.
kailangan ito guys, ma-revive natin. Tingnan natin kung saan ang sira nito. Ayan guys, bali linisin natin yan, cleaning natin. Apple, tingnan mo Apple, paano pag ano, paano maggawa ng wall plug dali. Okay, para makita mo. Dito ka. Susungkitin mo siya rito, meron siya sungkitan. Ayan, kasi pwede ito, pwede kasing pasukin siya ng ano, pwede kasing pasukin na lang ganyan. Check up mo lahat yung mga in Apple. Sikap mo yung mga bearing yan kung tingnan mo kung meron siyang ano lahat yan kung ba siya sulay pinuha lahat yung ano guys kasi minsan pinakain niya ng ano pinakain siya ng langgam bago dito minsan sa itong step rotor na to kalimitan nasisira rin dito eh. Pag hindi naman, minsan tayo maluag. Pero kailangan check mo rin to, double check. Itong ano na ito. Siguro na may, kasi mayroon yan dyan ano eh, parang pinaka face. Pwede siyang lamuag. Ito naman dito sa mga ito eh. Sa adjuster naman, madalang ito masira. Kalimitan talaga doon lang yun sa ibabaw. Kailangan natin guys yung linisin. Pagpapatuyuan natin. Itong papatuyuan lang natin guys. Patutuyuan lang natin ang pyesa. Fluid. Kailangan check muna natin habang nakababad guys yan sa lahat ng mga pag hindi guys ito nagkaigitong ano na to kailangan replace natin kasi ang problema kasi mga ka-watcher, pag tayo yung nag-replace tayo ng makina, meron yung sariling kamay. Pag bumili ka ng wall clock machine, meron yung sarili. May iba na yung, ano niya, postura ng kanya-kanyang sukat. Ito muna ang kailangan natin malinis kasi pag merong mga nakasiksik na lang gamin yan, kinakain niya yung ano, gear ng mechanicals. Saka ito guys, itong coil na ito, huwag nyo siyang babrasin. Ito hanggang dito. Ayan o, parang lumapot na lang guys. Kasi baka tamaan yung ano rito niya. Ayan, meron siyang yung coil dito, may nakakonnect din. Tandaan lang yun guys. Sana okay to. Lipat muna natin. Marami kasi mga kawatsador, mga langgam dyan na tumitira. Tinitirahan nila yung ano. Kaya pag may nakita kayo guys na mga napasok sa wall clock ng dingding nyo, ano nyo ng ano,
ng fluid later. Fluid later lang, konti lang para sa mamatay yung ano, patay yung mga langgam nun. Ito pwede rito yung mag ano eh. Yung mga maninipis na part na to. Ito ang kalimitang pinakain guys, itong part na to. Langgam. Dito sila sumisiksik parang naglalaro. Sulipin ko guys kung may ano. Tingnan natin kung... Nakita naman guys yung ano. Kaso lang ano na talaga yung ano. Ayan guys. Nag-stack yung battery niya. Na-stack na ito ng battery. Nag-stack siya ng battery. Yun ang pwedeng, yun natin mamaya malalaman mga kawatch ito. Kasi pwedeng nag-stuck yung ano, diagram gawa ng madumi. Huwag nyo po itong babrasin, itong part na ito. Ito natatanggal naman ito eh, pwede mo siyang linisin. Pwede mo siyang linisin. Patuyuan natin guys. Saka ito guys, mapapansin nyo yun. Itong part na ito, medyo mababa yan. Ito nakokonnect guys nyo sa coil. Then mga kawatch ito, ilagay mo po itong mga ito. Saka yung step rotor guys. Bago natin lagay, lower natin ito kasi may kami tira pa siya ng dumi. Cover yung guys, yun na yan. Kanya lang guys. Ayan. Okay. Sa kanyo, testing yung guys ng negative, positive guys. Oh, yan. Guys, mapapansin nyo, gumagana, umiikot yung kanyang ano. Para ano, pakita natin guys na gumagana nga. Nasaan yung kanyang safe second? Ba? Thank you.
Yes, pwede na natin siyang i ilagay sa lagayan. Lupit. Nagunta natin siya ng paste. Wala tayong baka sumala guys, kailangan ng kalit na yan. Ito kasi ang center niya guys, 12 o'clock. Then kaya natin ang kanyang lock. Bali, ang pag-iigpit ulit ito, hindi masyadong sobrang ano, kasi pwedeng masira yung ganyan pinakatingnan doon. Then, sakta natin. Ayun guys, yung sip-sip yun. Tagyan natin guys yung ano, battery. Ayan, sakto. Ayan guys. Kailangan mo natin guys may screw. Connect doon sa ano gaganyan. May magnet yan dito guys. Oh. Pag mayroong ano, battery. Para doon sa isang battery. Kasi hindi madami yung ibaboy.
Diyos naman yung guys. Dito lang yung daan yung sa likod. Ang oras na 9:35. Yan mga kawatsador, bali natapos na natin yung ating yan, ginawang wall clock. Bali hindi na natin siya pinalitan ng makina, then na-revive naman natin yung mga nagkaroon pala ng na-trap yung ano niya, yung circuit niya, kaya hindi siya gumagana. Gawa nang nais na kanya ng battery. Yan guys, at hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Shoutout po sa lahat ng mga viewers natin dyan. Sumusubaybay palagi. Maraming salamat po sa panonood. Thank you guys. Bye-bye.